Kumain ka lang nitong candy at magkakaroon ka ng kapangyarihan. Ang lalaking ito ay naglagay ng candy sa kanyang bibig. Isang babae ang tumakbo para magtanong ng direksyon. Agad siyang naglabas ng panulat at papel at nagsimulang gumuhit doon. Ang bilis na ito ay mas mabilis pa kaysa sa mga printer. Makalipas ang ilang segundo, natapos na siyang mag-drawing ng picture. Nagulat siya. Muli niyang tiningnan ang hindi pa tapos na larawan. Biglang gumalaw ang kanang kamay niya. Lumabas siya at kumuha ng paintbrush at nagsimulang magpinta sa dingding. Makalipas ang ilang minuto, natapos niya ang gawain. Matalino talaga. Walang humpay na pumalakpak ang mga nagdaraan. Pagtinta pala ang talent na na-activate. Pagkatapos ay gumuhit siya ng ilang mga larawan at ipinadala ito sa museo. Nakita ng direktor ang mga larawang iyon at natuwa siya. Ngunit tinanggihan pa rin niya ang kanyang trabaho. Dahil pambihira sila, hindi ito makikilala ng mga tao. Sinubukan kong kumbinsihin. Ngunit sinabi ng direktor na maghintay ng isa pang 100 taon. Tapos pinalaya siya. Pagkatapos kumain ng mas maraming candy, binalatan niya ang pangalawang candy at isinubo sa bibig niya. Bigla naman siyang tinamaan ng bola sa ulo. Saglit na nanginginig ang kanyang katawan, na-activate ang bagong kakayahan. Ginamit niya ang kanyang paa upang isabit ang bola, at pagkatapos ay sinimulan niyang i-bounce ito. Nagsiksikan ng mga bata para panoorin siyang mag-perform. Ang bagong kapasidad na ito ay may kinalaman na sa football. Hindi nagtagal, natuklasan siya ng mga talent scout ng football. Sa football field, sinimulan niya muli ang kanyang pagganap. Ang kanyang kakayahan ay dapat sabihin na hindi magagapi. Ngunit nang sinipa ng kanyang kalaban ang kanyang bola, tumakbo siya at bumagsak sa lupa. Pinaali siya ng coach. Ang kanyang talento ay pag-itsa lang ng bola. Pagpasa ng bola at pagsalo ng bola, hindi ko alam kung paano ito gagawin. Ano ang silbi ng pagsipa lang ng bola? Siya ay labis na nalulumbay, mula sa murang edad ay hindi siya iginagalang ng iba. Ngayon ang lahat ng pag-asa ay inilagay sa candy na ito. Kumuha siya ng pulang candy at sinubo sa bibig niya. Pero this time walang nangyari. Sinubukan niyang tumugtog ng gitara, ngunit ang kanyang boses ay lubhang nakakapinsala. Pumunta siya sa restaurant para magtrabaho, ngayon ay ilang minuto pa siyang nakarating. Nang makita ang kanyang kasamahan na nanonood ng sine, biglang ang kanyang utak. Ngayon ay 12:42. Hindi pa dumarating ang amo at nasa closet ang susi ng safe. Pumasok lang sa likod ng pinto, kunin ang susi ng safe. Magtatapos ang pelikula sa 12:45. Pagkatapos ay mayroon ka lamang 3 minuto upang makuha ang pera. Pagkatapos ay lumabas at magpanggap na nagpapadala. Siguradong maghihinala ang amo sa kasamahang ito. Itinulak ng amo ang pinto at nakita siyang nakatayo sa harap ng safe. Nawalan siya ng malay, muntik na siyang gumawa ng krimen. Ang kakayahan kaya ng oras na ito ay... Hindi na siya naglakas loob na mag-isip pa. Pauwi na siya galing trabaho, may nakita siyang rice truck. At may isang binata na nakasuot ng teddy bear suit na malaki ang ulo. Na-imagine na naman niya ito sa kanyang isipan. Patumbahin mo lang siya sa likod, isuot mo yung suit. Iigniti ang wire sa ilalim ng balloon beam, bitawan ang baloon. Kapag ang sinag ng mga lobo ay sumabog sa kalangitan, ito ay maakit ang atensyon ng gwardiya. Ilabas ang pepper spray at harapin silang dalawa ng mabilis. Pagkatapos ay dahan-dahang lumabas at kumatok sa pinto ng kotse, sinabuyan ang driver para mahimatay at saka umalis sa pinangyarihan. Ang isang kotse ng pera ay madaling dumating at pagkatapos ay ikaw ay umaman. Kung iisipin, nakita siyang nakangiti ng nakakatuwang binata. Kaya agad siyang tumakbo palayo. Sa puntong ito ay natitiyak niyang ang kanyang kakayahan ay gumawa ng krimen. Sa kalsada ay makikita lamang ang mga wallet o pera ng mga tao sa kanilang mga kamay. Pagkatapos ang iyong utak ay mabilis na mag-iisip ng isang paraan upang gawin ang krimen. Takot na takot ako sa kakayahang ito, nakatakip lang ako ng mata. Pero hindi ko pa rin makontrol ang iniisip ko. Sumulat siya ng maraming perpektong trick sa krimen. Habang nagsusulat ako, lalo akong nasasabik na activate ang kapangyarihan. Hanggat nakagawa siya ng krimen, madali siyang maging mayaman. Siya ay natatakot sa kanyang kaluluwa, siya ay natatakot sa kanyang sariling mga iniisip. Sa puntong ito, nakakita siya ng kutsilyo sa ilalim ng kama. Maghalungkat ka sa ilalim ng kama, ito ay malinaw na kasangkapan upang gumawa ng mga krimen. Pero hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga bagay na ito. Sa oras na ito umuwi ang kanyang kasintahan. Mabilis niyang isinara ang pinto ng kwarto. She curiously asked him what's wrong, nagpaalam siya. Hindi raw niya kayang dalhin ang kaligayahan niya. Napaluha siya at sinabing magtago lang siya sa kwarto niya na nagrereklamo, tanga. Biglang may pumasok sa isip niya. Nang hindi pinapansin ng kanyang kasintahan ay hinampas niya ito sa bato. Pagkatapos ay gamitin ang kanyang telepono upang magsulat ng isang testamento at ipadala ito sa akin. Dinala niya siya sa balkonahe gamit ang alambre para ayusin ang katawan niya.
Pagkatapos ang kabilang dulo ay nakatali sa buto na gustong kainin ng aso. Kapag kinain ng aso ang lahat ng buto, automatikong maaalis ang wire. Mahuhulog siya mula sa balkonahe. At kailangan lang niyang pumunta sa convenience store bilang ebidensya at wala siya sa pinangyarihan. Tapos umuwi na naman siya. Nagpapanggap siyang malungkot. Hayaang basahin ng pulis ang mensahe sa telepono. Pagkatapos ay gamitin ang empleyado ng convenience store upang tumestigo. Lumabas siya ng kwarto, biglang tumawa. Anong nangyari sa kanya? May talent ka. Gagamitin kong mabuti ang talentong ito. Pagtatagumpay ka. Kuya! Isang bangkay ang nahulog sa lupa, kinulong ng mga pulis ang pinangyarihan. Hindi nagtagal, may pumasok na detective. Sinabi ng pulisya na ang eksena ay kahawig ng isang pagpapakamatay. Ang batang babae ay nahulog mula sa balkonahe, na ang asawa ay nakatanggap ng isang testamento. Binaliktad ng tiktik ang puting tela, patay na ang dalaga. Hindi ito pagpapakamatay. Sinabi ng detective na mayroon siyang dalawang sugat sa kanyang ulo. Ang isang pinsala ay sanhi ng pagkahulog mula sa isang taas at sa pamamagitan ng pagtama ng isang matigas na bagay. Dapat may pinatay. Ang pinakamalaking suspect ay ang kanyang asawa. Maingat daw itong kinakalkula. Ngunit maling kalkulahin ang direksyon at ang gulo ng hangin. Tumalikod ang asawa para tumakbo palayo, ngunit naabutan niya. Sa wakas ay umamin na siya. 3 taon lang ang kailangan niya para maging detective. Walang mas nakakaintindi sa criminal psychology kaysa sa kanya. Kasal na siya sa kanyang kasintahan, ngunit sakuna pa rin ang boses niya. Gayunpaman, masaya pa rin siyang tumugtog ng gitara. Hiniram ni Mrs. ang kanyang gitara, tingnan mo itong mahirap na kanta na kaya rin niyang tugtugin. Tumingin ito sa kanya nang may pagtataka sa mga mata. Nakain din pala niya itong ability activated candy.